Pagkatapos ng pagpatay kay Bonifacio ay humina na ang mga mapanghimagsik. Ang mga nasakop na lugar na Aguinaldo ay isa-isang nasakop muli ng mga Espanyol. Noong Hunyo taong 1897, nasakop ni Gobernador General Primo de Rivera ang Cavite. Dahil dito, ang hukbo ni Aguinaldo ay napilitang lumipat sa Talisay, Batangas. Mula rito, sila ay nagtungo sa Bulacan kung saan itinatag na Aguinaldo ang Republika ng Biak na Bato. Noong Nobyembre 1 taong 1897, pinagtibay ang saligang batas ng Biak na Bato na binuo ni na Felix Ferrer at Isabelo Artacho. Ito ay hinango sa saligang batas ng Cuba. Isinasaad sa saligang batas ng Biak na Bato ang paghiwalay ng Pilipinas sa Espanya at ang pagtatayo ng Republikang Pilipino. Kasama ring itinatadhana ng saligang batas ang kalayaan sa pananampalataya, kalayaan sa edukasyon, kalayaan sa panulat, at kalayaan sa pagtataguyod ng sariling propesyon. Gumawa ng maraming hakbang si Gobernador General Primo de Rivera upang mapasuko ang mga mapanghimagsik, subalit ang mga ito ay hindi nagtagumpay. Nabuo sa isipan ni Gobernador General Primo de Rivera at ng iba pang opisyal ng pamahalaan na hindi na nila mapipigil ang rebolusyon, kaya nagpasya sila magkapagkasundo. Nagpadala ng kinatawan si Rivera sa panig ng mga mapanghimagsik, subay tumanggi makipag-usap si Aguinaldo. Dahil dito, ang Espanyol-Pilipino na si Pedro Paterno ay nagboluntaryong mamagitan sa dalawang panig upang ang mga ito ay magkasundo. Dahil sa kanyang pagsisikap, tatlong kasunduan ang nilagdaan ni na Gobernador General Primo de Rivera at ni Paterno na kumakatawan kay Aguinaldo. Maganda ang layunin ng kasunduan, subalit ito ay nabigo. Ang kawalan ng pagtitiwala ng magkabilang panig sa isa't isa ang naging dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang kasunduan. Ang mga Pilipino ay nanghinala sa tunay na layunin ng mga Espanyol, kaya hindi sila nagsuko ng kanilang mga sandata. Wala silang balak ihinto ang himagsikan upang sa gayoy matubos ang Pilipinas sa mapang-aping pamamahala ng mga Espanyol. Nagpatuloy ang labanan sa halos tanaw na ng mga Pilipino ang tagumpay. Nga pala kaibigan, huwag mong kalilimutang pindutin ang subscribe button upang maging updated sa mga lesson na may kinalaman sa kasaysayan at araling panlipunan. Maraming salamat at pagpalaing kanawa ng Panginoon.